What's up sa inyo guys? Welcome back to my vlog. Ngayon araw guys, ituturuan ko kayo kung paano magkabit ng relay ng busina ng ating mga motor. At yun na nga, simulan na natin. Ano ba ang kahalagahan ng relay sa ating busina at sa ating mga ilaw? Nakakatulong ang relay para lumakas ang tunog ng ating busina at para hindi masunog ang kanyang mga switch, lalo na pag maliit lang ang amperes ng switch. Nagsisilbi siyang safety device ng ating mga sasakyan. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang horn installation wiring diagram using one relay. Ito ang magsisilbing guide natin sa pag-wiring ng ating busina. Ito ay binubuo ng mga simbolo tulad ng horn o mismong busina. At ito naman ang ating relay na 40 amperes. At ito naman ang ating horn switch, ignition switch, at ang ating battery. At ang kabuuan ng ating mga wirings. Ang ating busina ay may dalawang wire or terminal. Ang isa ay nakakonekta sa negative at number 85 ng relay ay nakakonekta rin sa negative ng battery o body ground. At ang isang wire ng ating busina ay nakakonekta sa number 87 ng ating relay. At ang number 86 naman ng ating relay ay nakakonekta sa ating horn switch. At ang isang wire naman ng ating horn switch ay nakakonekta sa ating ignition switch sa kanyang accessories. At ang number 30 ng relay ay nakakonekta naman sa ating ignition switch sa on and off, na nakonekta naman sa ating positive ng ating battery. At yung mga main wire na positive ay merong mga fuse. Nagsisilbi siyang safety para ikat niya ang kuryente pag magkaroon ng short circuit sa ating mga wirings. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang mga number ng ating actual na relay. Ito ang number 30. At ito naman ang number 85. At ito ang number 86. At sumunod ay ang number 87. At ngayon naman, ikakabit na natin ang kanyang connector. Nakita na natin ang mga number niya. At tandaan na lang natin kung saan nakalagay ang mga number niya. At ngayon naman ay simulan na natin i-connect ang mga wirings niya para mabuo na natin ang ating wirings. Sundan lang natin ang ating wiring diagram. Ang una nating ikabit ay ang ating busina sa number 87 ng relay. Idugtong lang nating maayos at mahigpit para maiwasang lumuwag at matanggal ang pagkakabit. At sunod naman ang number 85 ng relay. Idugtong natin sa isang wire ng busina at pagsamahin nating idugtong sa ating negative ng ating battery o body ground. Sunod naman ay ikabit natin ang number 86 sa wire ng ating horn switch. At ang isang wire ng horn switch ay ikabit naman natin sa ignition switch. Pero ngayon, idirekta na natin sa battery kasi wala tayong sample ng ignition switch. Sama na rin natin ikabit ang wire ng number 30 sa relay kasama ng isang horn switch wire para matesting na natin ang ating wiring na ginawa. At yun na nga, detestingin na natin kung gaano ba kalakas ang magiging tunog ng ating busina. Lakas. At yun na nga, tumunog na siya ng malakas. Pwede na natin siyang ilagay sa ating motor. Pero bago yan, meron akong tuturo sa inyong isang paraan ng paglalagay ng switch. Ilalagay natin ang switch sa negative, gaya na ang ginagawa sa mga kotse. Pero minsan ginagawa rin to sa ating mga motor. Fix mo lang ang positive wire sa positive ng battery at ikabit natin ang horn switch sa negative wire o body ground ng ating sasakyan. At yun na nga, titestingin na natin ang ating sample. Tignan natin kung gagana ba pag ganitong klase ang switch niya. Okay, gumana din siya. At parang mas malakas pa.
Parang mas maganda yata dito na lang natin ilagay ang switch natin sa negative. At yun na nga, baklasin na natin ang ating sample para mailagay na natin sa actual na ating motor ang ating complete wiring ng busina. At ngayon naman, testing natin habang naka-connect naman sa ating motor. Bago natin i-fix ang ating motor, para testingin muna natin kung talagang gagana siya. Yun na nga, gumana na siya. Pwede na natin siyang i-fix. At yun na nga, after all, finally natapos din. Salamat sa matiyagang panonood at pagsuporta. I love you all. On scene!